guys, finally nandito na rin si Miss Merry Curry sa Dubai. Hindi ko siya kinita sa airport kasi nakarating siya agad doon. So dito kami sa Dera City Center nagkita. Yes, so for sure, na-stress kasi itong si Madam. Ang dami niya talaga, umiiyak pa to nung nagkita kami. Pero ngayon, finally, kamusta naman po ang biyahe? Okay lang, kahit umiiyak pa. Pero, grabe, bakit po sila grabe? Mababaliw ka talaga pag ikaw yung nandun sa sitwasyon ko, mababaliw ka talaga. Wait lang po. So guys, finally, nandito na rin si Miss Merry Chris. Grabe yung mga pinagdaanan ni Merry Chris papunta dito at ngayon dito kami nagkita sa mall. Eh, libre ako ni Sir ng pagkain. Yeah, kasi alam ko, ramdam ko yung, yeah, at yung stress ni Madam. Kasi sobra yung pinagdaanan namin, pati yung pag-check-in niya, tinatanong, ano po ba muna, kamusta po yung doon sa unang immigration pagpunta niyo from Saudi to Dubai? Hinatid ako ng amo ko, chinek-in ako. Pagkatapos ko ng check-in, kasi hinintay niya na pumasok ko ng immigration. Pumasok ko, immigration. Ayun na, nandun ako sa loob, ikot-ikot na ako. Hinintay ko na umalis yung plane ko bago ako lumapit dun sa transfer desk. Doon ako natagalan na. Sa transfer desk, mga isang oras ako doon naghintay na inikot ko na kung sino pwede ko mahinga ng tulong na paano tong ticket ko na isa, yung binok natin. Sabi nila, wala na kami dyan, wala na kami. Hindi namin alam na kasi domestic pala yun, hindi international. Kung international, pwede lang nila gawin ng paraan. Magkaiba yung terminal. Okay. Malayo siya sa ano, yung domestic yung ticket ko. Papuntan domestic, tapos papuntan international. Yung ticket ko. Tapos, ang nangyari, yung lalaki siguro nainis sa akin, nakulitan, kasi balik ako ng balik, sabi nung isa, yung hinge ata yun na ito. Palabasin nyo na lang yan, more entry naman yan. Palabasin na, kung ano yung gagawin niya dun sa labas, bahala na siya, sabi na ano. Grabe, sa pinilabas pala kayo. Binigyan ako ng papel. Kung saan ako dumaan na immigration papasok, tinataka na ng exit yung visa ko, pero dun lumabas pa rin ako. Lumabas ako ng immigration. Tapos, trinit ng pulis sa ano? Pulis talaga, pulis? Pulis na airport. Immigration. Parang pulis na natin. Tapos, inano nila, kinapi nila yung passport ko, tsaka yung papel na pinadala sa akin. Pagkatapos kinapi, sinabihan ako nung, sabi ko, saan ako pupunta? Sabi nung, doon sa immigration, bahala ka na, saan ka pumunta, alis? Ay, ganun? Pinaalis kayo? Pero, nung nakalabas kayo, ano nangyari? Tinanong ko agad sa check-in, saan ito yung ticket na yung binok natin sa Terminal 5? May sasakyan ka ba? Sabi ko, wala. Kailangan mong mag-bus. Sabi niya. Okay, so yung pagkain natin is nag-ano. Kukunin ko lang po muna. Wait lang po. Break lang po. Hey guys, ayun, naging busy kami kasi yung order ng food. So ngayon, kanina sinasabi mo ate na may polis. So ano nangyari doon? Nang sa immigration doon sa polis? Yung sinabi na lumabas ka na, umalis ka kung saan mo gusto pumunta. Sabi ko, kasi nakalagay din mag-check-in ako ulit. Sabi niya, bahala ka na. Yun yung sinabi niya. Tapos, pumunta na ako sa kabilang terminal. Yan po yung terminal ng yung flight ko, yung binabook mo. Pagdating ko doon, wala na, closed na. Kasi tayo, diba? Kasi si ate, talagang umiiyak siya. Sobra yung iyak niya. So ako, kahit alas ay anong oras siya, alas 4, walang tulog kasi kailangan ko talagang i-assist si ate. So yun yung nangyari, iyak siya ng iyak. So kasi kahit siguro ako immigration officer, di ko pa papasok ito kasi parang ano gagawin nito, bakit umiiyak ko, takot na takot. Takot na takot po kayo, no? As in, hindi naman kasi as in sa takot na takot. Sasayangan lang talaga ako. Sayang lang talaga. Yung oras, yung pera lahat. Yeah. Sayang talaga kasi grabe. Ang mahal ng ticket. Pinag-usapan ko lahat. Tapos yung sa huli, para akong magnanakoy. Ano nangyari sa huli? Yung nakapasok na ako. Una-una, di ba, dininay nila, ayaw nila ako bigyan ng boarding pass. Ano ang reason bakit hindi kayo binibigyan ng boarding pass? Yung sa profession daw ng sa visa ko, tsaka yung sa ikama ko. Hindi daw, kasi kailangan ng kasama ko daw magpakasyon yung sponsor ko. Sabi ko, tapos na ako sa kanila. Sabi ko, alam nila, uwi na ako ng Pilipinas, nag-exit na ako. Sabi ko, magpapakasyon na lang ako. So, uwi ako ng Pilipinas, balik na lang ako dito. Sabi ko, ayaw nila maniwala. Wala talaga ayaw. Nasabi nung pinababa nila yung supervisor ng aeroplano, yung may ano talaga, yung sa itas, may nakalit talaga na airlines.
Sabi niya, hindi kita pasasakit sa lines ko. Sinabihan ako. Bakit? Bakit naman ganun yun? Sinabi ko, grob. Sabi ko, yun na, ganun na ako. Hindi ko na alam. Parang umiyak ka na ulit. Hindi ako, yung sinabi mo na, yung sinabi, di ba pinagalitan mo ako, sabi ko, kasi umiyak lang ka, umiyak. Di ba, pinulasan ko na yung luha ko, sabi ko, hindi ako iyak, hindi ako iyak. Wala, hindi ako umiyak, chill lang. Sabi ko, iniisip ko na lang, naglalakad ako parang lutang. Oo, normal yan. Sabi ko, sir, sumakay ako ng bus, bigla, alam mo, ginawa ko, sumakay ako bigla ng bus. So, lumayo ka sa terminal mo? Terminal 5, pumunta ako sa terminal, sa international. Tapos, bigla ka nag-message, oh, ito, na-check-in. Bakit na naman ako, sabi na naman ako ng bus. Dalawa. So, na-check-in ko online, ano na yung nangyari sa inyo? Paano yung ginawa mo? Paano ka nakapasok? Sinabi ko sa'yo, sir, nag-aabang yung babae. Hinintay kong malis yung babae dun sa, yung pang-scan ng ticket. Pag alis na bigla, nasalisahin ko, bigla kong inanon yung scan yung ticket. Ikaw ang nag-scan lang diretso. Walang nakakita diretso. Yung ano ko nga bagahe, walang ano, walang yung sticker. Wala, hindi. Kahit wala talaga yung sticker yung basahan, Terry. Pagkapos yung nakapasok ko, ano ang naramdaman mo? Kinakabahan pa rin ako, baka hanapin ako, nasan yung babae dito na pumilit na gustong magdubay. Kinakabahan ako, tapos sabi ko, magpalit niya ako ng damit. Nagpalit na ako ng damit. Sa airport, nagpalit na ako ng damit. At nakamask kayo doon? O, nakamask ako nung nakikapusap ako sa kanila. Tinanggal ko yung mask, tapos yung ano yung iniba ko yung buhok ko. Tapos yung sling bag ko, inayos ko, pinalitan ko ng kulay. Seryoso, saan talagang nagano ka? Talagang nagbalat kayo ka pa. Tapos, nakaupo na ako doon. Sabi ko, makakapasok na ako sa aeroplano, papuntang Damam. Bigla ko nakita yung kalpo na mabit yung supervisor. Sabi ko, Diyos ko, sa akin talaga to, para sa akin talaga to, sabi ko. So, pinili talaga ni ate makapunta dito kasi talagang dire-diretso siya noong second at nandun na siya sa Damam. Sabi niya, ay, sir, sobrang dali pala. Sobra, as in passport lang yung pinakita ko sa Damam. Hindi yung inahanap yung visa, yung passport lang. Oo, kasi stopover lang. Pero nung nakasakay ka na sa airplane, ano na yung naramdaman mo? Sabi ko, punta na ako ng Dubai. Sabi ko, pero wala pa rin, kinakabahan pa rin ako habang wala pa ako sa loob ng aeroplano. Yung kama ko, ano ba, kahanapin ako doon sa ano. Baka ihod ako, baka tumawag yung kalbo doon sa ano, sa airlines. Kasi supervisor yun, kaya niya ipahold eh. Sabi ko, hindi na ako nangyinegative. Nakikipag-usap na lang ako dun sa mga Pinay na nakikita ko, Pinoy. Kasi sinasabi ko talaga kay ate, huwag negative kasi ang nega niya, ang dami niya iniisip. Sa bagay, kasi pag lutang ka na, ang dami mo nang iniisip talaga yan, no? Hindi na niya alam. Lutang sobra. Yeah, pero dahil nandito na siya, nung nakatamak na kayo ng Dubai, pagbaba niyo, ano naramdaman niyo? Ano pa rin, doon pa rin sa immigration, kinakabahan ako. Pero wala nang immigration, pan lang. Pag ano lang, passport lang, dito sa immigration. Wala lang. Bakit mo ba kayo nag-Dubai? Para sa jowa. Ano? Para sa future na. Para sa future na mag-jowa. So, saan mo kayo nagkakilala ni jowa? Hoy, saan mo kayo nagkakilala? Ayaw na tumingin, huwag mo na sa sakin. Ah, sige, pero at least, ang pinaka-importante nandito ka na kahit gumasas ka, still, kikitain naman dito yan. Mamabawi naman. Yun nga lang, talagang hassle lang talaga yung nangyari sa amin. Hindi ko alam bakit visa ang inaano doon sa lahat. Pinapaliwanag ko ba yan? Hindi mo natin akong tulog kasi parang gising ako alas 4. Tapos nung pag-check-in ka na ng 6, namu-problema ka na naman. So, syempre, pala akong tulog. Kasi hindi na talaga ako natulog. Dire-diretso na yun. Kaya yung mata namin talaga. Ano. Pero finally, nandito na si ate. So talagang hindi natin pinabayaan at talagang gagawin natin lahat ng best kung etong way na to, hindi gumana, eto naman isa. Tapos yung isa pa kasi talagang buti na lang si ate, na-clear yung mind yung sinabi ko, umiyak. Umiyak. Okay, hindi ako iyak kasi pinunasan ko na. Yun na yun, hindi na talaga ako umiyak. Hindi na pinatagan ko na lang, iniisip ko na lang yung ano, hindi na ako nag-negative. Iniisip ko na positive-positive na matutuloy ako. Kung para sa akin talaga. Yeah. Kasi kami, processing lang kami ng visa at a-assist lang namin mga tao. Hindi po kami nagbibigay ng work ha. Kasi si ate pumunta dito tourist visa para sa kanyang jowa. So talagang gagawin yung lahat. Siyempre para magkasama sa ngalan ng pag-ibig, gagawin mo talaga lahat, di ba?
para magkasama. Ang hirap kayo na maging LDR. Pero finally, nandito na si ate, yun yung pinaka nakakatuwa. Kasi isa si ate sa mga, I think, pinakamahirap na naging na-assist ko. Kasi talagang nawala na siya ng pag-asa. Parang feeling ko, sabi ko, baliw na yata si ate kasi from doon sa Terminal 5, lumakad siya, malayo na siya, tapos punta daw siya doon sa ibang terminal. Pagka ako pupunta kayo dyan, parang pinapalalapan niya, o di ba? Pinapalalapan niya yung pangyayari kasi umalis siya doon. Which is, sabi ko, kung tatawagan yung amo niya, sabihin niya na okay lang kasi alam naman na amo niya talaga, nalalabas siya ng bansa, di ba? Pero kasi siya takot, yun lang yun. Pero still, finally, welcome din! Dubai! At ano pa masasabi niyo sa mga taong gusto mag-Dubai based on your experience? Nakatagal lang ng loob tsaka isip. Marirecommend po ba yung company namin? Siyempre, mapagkakatiwalaan din kasi hindi kayo mababayaan. Yeah, at hindi talaga kami natutulog. Hindi kami natutulog. Saka, pag... ano, walang tulugan. Yeah, kasi alas 6 talaga yung ano niya. Gabi pa lang si ate talagang puro voice message na yan, puro ano na. Yeah, so at so from 7 ng gabi dumating ako sa terminal. Then, tapos hanggang ngayon ako tulog. 24 hours. Mashallah, grabe no. So sige, okay lang yan. So at least nandito na po kayo at malayo pa yung tutuluyan ni ate sa Corfakan. Sobrang layo po. 3 hours daw. Oh, sobrang layo po nun. So, kakain po muna kami and meet Ellen and Brother. Sige po, thank you po. Bye-bye. So guys, nakakatuwa kasi first time lang pala nila nagkita ngayong araw. Mashallah. At nagkakilala lang sila sa ML. O diba? Iba talaga yung Mobile Legends na yan eh. So, sino po ba yung ginagamit nyo doon? Sino, anong hero po ba ang ginagamit nyo? Si Angela. So sinasaniban mo, gano'n. Parang ganyan din yung last time na ano ko, si Angela sinasaniban niya. Angela user. Yung mga Angela user, pag sumanib, eh, nagkakatotoo. Ay! sino yung isa? Kung ikaw si Angela, sino yung isa? Balmond. Ah, so sobrang lakas naman pala ni Balmond pag sinaniban ni Angela. Mamaya, pag uwi nyo, ikaw. Ay, iba na ang pagsasanib. Si Balmo na ang sasanib, ha? Kakaiba yun, mashallah. Si Kuya, oh. Iba ang ngiti ni Balmo. At si Angela, oh. Ah, mukha excited. So mamaya, ayan na. Baka, so nakakatawa lang yung mga ganito na mga OFW talaga mostly online. So 2 years daw sila magjowa at ngayon na sila nagkita talaga. Paano nyo binaya po yung 2 years? Siyempre may iba siya dito. Ay, habang nandun ka sa Saudi. Paano daw kinaya? Sa Saudi kaya kasi. Paano ko daw kinaya? Sa Saudi kaya kasi nga may put doon. Pero si Kuya kaya. Ay, Loya. Hindi kung ganito naman daw kasi kaganda. Mashallah! Tumawa sa audio ko. So sabi nyo kanina, malapit na umiyak si Kuya kanina nung muntik na kayo ma-offload. Sabi ko sorry. Hindi na ako tutuloy. Oo, ano lang? Sabi niyo, sasalita siya na parang iyak na siya. Pero ngayon, nanakita ka niya sa airport. Nakakatuwa, sobrang nakakatuwa yung mga ganito. At nakita ko masaya si ate, napaka-natural. Oo, kabaliktaran yung kanina. Oo, kanina. Kakaiba yung kanina. Ibang personality na yan, na talagang lugmok na lugmok siya. Medyo nabaliw-baliw na siya. Siyempre, iniisip niya yung... Hindi, parang lutang ka na kasi. Kumbaga, hindi mo na alam. Siyempre, iniisip mo rin yung iisipin ng jowa mo. Diba? At ayan, Bakit kaya makalaman yung mga katawan ko? Siyempre, later! Ay! Yak lang. Sige po, bye-bye! Pa ng marami! Sir, dito daw po kayo. Saan po kayo pupunta?
Diyan po ako. Bye-bye. Ingat po. Bye-bye. Thank you po.